Pinatunayan ang isang sertipikadong plantito na hindi kailangang maging magastos para maipagpatuloy ang kinahihiligan. Ang mga patapon kasi ng mga halaman, kanyang pinulot at inalagaan. Yan ang tinutukan ni Oscar Oida. Grapes, apple, lychee, lemon at avocado. Mga tanim na tila ang hirap buhayin at alagaan. Pero minamanilang yan ng janitor na si Rene Pahutraw. Mula sa dating halos walang lamang roof deck ng isang kondominium sa Makati, ngayon napapalamutian na ng samut-saring halaman. Ano ko lang, parang sample ko lang kung totobo o mabubuhay. Parang challenge din yung pagka nabuhay mo. Tubong Mindoro si Rene at dati pa lang daw, hilig na niya ang pagtatanim. At sa tuwing na homesick, ito raw ang kanyang paraan para balikan ang nakaraan. Pag nagtanim ako dito, tapos nakita kong lumago, parang nasa probinsya na ako. And take note, wala raw ginasto si Rene rito. Dahil ang mga tanim niya, pawang mga rescued. Nakikita ko sa garbage. Pinupulot ko, sabi ko baka mabuhay pa ito. Yung mga balat-balat ng prutas, pag meron, kinukuha ko dyan sa mga ano. Yun po ang ginagawa ko pong compost yun. Wala raw formal na pag-aaral si Rene sa pagtatanim. Katunayan, yung ibang araw niyang tanim, ni hindi niya alam ang tawag. Nagugulat na nga lang daw siya sa tuwing may magsasabi sa kanyang may kamahalan ang ilan sa mga ito, gaya ng elephant ear at ruby rubber tree. Kailangan lagi mo siyang didiligan, lilinisan. Kung may fertilizer, lagyan ng fertilizer pataba para gumanda, parang maging green. Ikinatuwa naman ng kanyang amo ang ginawa ni Rene sa kanilang roof deck na malaki raw ang naitulong sa mga residente, lalo na nitong pandemya. Eh gustong-gusto po nilang tumambay dito. So feeling nasa probinsya lang din kami pag nandito kami sa taas. Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.